Nilagyan na ng mga sandbag ang nasirang bahagi ng isang dike sa Botolan, Zambales. Napinsala ang istruktura dahil sa napakalakas na ulan. Para sa detalye, may news to go si Dante Perello live. Dante? Yes, Ivan. Tumulong nga itong mga presidente ng Botolan, Zambales sa tauhan ng DPWH para nga pansamantala munang lagyan ng remedyo itong nasirang dike dito sa kanilang lugar habang hindi pa tuluyang gumaganda ang panahon. Ivan, personal na binisita ni Zambales Governor Hermogenes Evdani ang sandbagging operation ng DPWH at ng mga residente ng Botolan sa bahagi ng dike sa Bukaw River. Martes ng gabi nang mabitak at gumuho ang may 400 metrong bahagi ng dike sa kasagsagan ng malakas na pag-ulan. Dito dumadaloy ang tubig mula sa kabundukan at iba pang mga ilog ng Zambales. Kaya malakas ang agos at naging saturated ang ilog. Naging dahilan rin ito para mahukay ang puntasyon ng dike. Matatandaan, Ivan, na taong 2008 nang unang masira ang dike na nagdulot ng malawakang pagbaha sa Zambales at hanggang ngayon nga ay iniimbestigahan pa rin ang sanhi nito. Nilinaw naman ni Governor Evdani na hindi totoo ang kumakalat na balita na tuluyang nawasak ang dike at magkakaroon muli ng malawakang pagbaha sa Zambales. Hindi raw kasi sapat ang naging pinsala nito kaya walang dapat ipangamba ang mga tao. Temporary lang. Eventually, we'll have to reconstruct this portion, yung segment na ito hanggang doon, at saka siguro we have to recommend based doon sa kung anong investigation, papalitan itong siguro about siguro mga 400 meters na ito na kailangang palitan, pero magagawa yan pag tag-araw na. Sa ngayon, what we can do is to reinforce the base para kung sakali man na hindi ito bibigay. Saan niyo ba ilulugar? Ivan, sa update naman sa lagay ng panahon rito, sa mga sandaling ito ay maganda na ang panahon dito dahil nagsimula ng sumikat ang araw. Ang Kapuso Foundation naman ay papunta na rito para magbigay ng tulong sa mga naapektuhang residente. Live mula rito sa Zambales City, Dante Perello, GMA News.